Binigyang diin ng Department of Tourism na katulong sila ng mga lokal na pamahalaan para lalo pang mapasigla ang turismo sa kani-kanilang lugar. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, bahagi ito ng Line ng Philippine Experience Program ang magkaroon ng pantay na pagkakataon sa lahat pagdating sa turismo. To augment the efforts of the local government units by bringing national government support through the Philippine Experience Program. Layunin po ng ating Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na bigyan yung ating mga kababayang Pilipino na mas marami pang oportunidad na makatrabaho sila sa pamamagitan ng turismo. Layunin ng programa anya na makilala pa ng mundo ang mga ipinagmamalaking tourist destinations na meron ang bansa. Kaya tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa mga lokal na pamahalaan. Most importantly, so that the world will get to know the Filipino identity through our heart and soul. As you can taste in our food, see in our sights, hear in our music, and of course, as you partake in our living heritage and cultural traditions. And we are taking this caravan all over the country, and we're so happy to find ourselves here in Region 1. Matapos ang pagpunta sa Ilocos Norte, dito naman nagtungo ang DOT sa Ilocos Sur para sa caravan. Pamoso ang provincial dahil na rin sa lungsod ng Vigan, na kilala bilang UNESCO World Heritage Site dahil sa mga napreserbang Spanish colonial architecture dito. Pinakapopular sa mga turista ang Calle Crisologo, na hitik sa iba't ibang mga bilihin, kasabay ang pagbalik sa nakaraan dahil sa mga well-preserved structures dito. Buhay na buhay ito sa paglunsad ng programa. May mga traditional street dance na sinabayan pa ng mga dumadagong-dong na mga tambol. Ang mga tao sa lugar enjoy naman sa masaya at nakakaindak na performance. Bukod dito, marami pang pwedeng atraksyon tulad na lang ng pagsakay sa kalesa. Pwede rin subukan ng paggawa ng personalized pot. Bukas ito sa lahat ng nais ipakita ang kanilang skills sa pottery. May maliliit hanggang sa malalaking paso. Nakatebende sa sukat at disenyo ang presyo nito. Famous delicacy din ang empanada na main ingredient, ang isa pang ipinagmamalaking vegan longganisa. Isa-usaw pa sa trademark ng Sukang Iloco. At bago matapos ang araw, pwedeng puntahan ang water fountain na may music at lights na perfect pagkatapos ng maghapon. Para sa DOT Region 1, malaking bagay ang pagdaan ng caravan sa mga probinsya sa kanilang rehiyon. Lalo't ang mismong kalihim ang nagtungo sa rehiyon. Nanggaling siya sa LGU, and usually ang mga nangangailangan on the ground sa mga regional offices ang mga LGU. So in that case, kung naiisip niyo na kung anong mga pangangailangan ng mga LGUs natin, then mas magandang nababahagi ng DOT yung pwede nilang ibahagi sa mga LGU. Matapos sa mga probinsya ng Ilocos Norte at Ilocos Sur, magtutungo din ang caravan ng DOT sa mga lalawigan ng La Union at Pangasinan. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.